guys! I'm Chris and welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng chicken hamonado. So guys, ito yung ating ingredients para sa ating hamonadong manok. So una is ang ating chicken, whole chicken. May isang kilo din siya. And then, meron tayong pineapple juice. At meron din tayong pineapple slices. And then, meron tayong brown sugar. 1/2 cup of brown sugar. And then, bukas dadagdagan pa natin siya ng sugar. Meron din tayong cinnamon powder. And fresh oregano. Meron din tayong thyme leaves. Salt, black pepper. And meron din tayong garlic and onion. So ipaghahaluin lang natin dito, guys. Biblend lang natin. At 'yun yung ipang-marinate natin sa ating chicken. Ipa-marinate natin siya ng magdamag para mas malasa siya. So guys, ihalo lang natin dito. Ilalagay lang natin itong ating mga lahat ng ating ingredients dito sa blender. Pati itong ating bay leaf or ang ating dahon ng laurel. Paghahaluin lang natin. Guys, lagay lang natin yung cinnamon. So, isang kutsarita lang. Lagay din natin kung ating sugar. So, guys, ito na po yung pinaghalo-halo natin ingredients kanina. At ilalagay lang natin sa chicken para i-marinate natin. So guys, ilalagay na natin tong ating ingredients sa ating manok. So malinis naman yung ating kamay. Ang bango. Bale, ibababad natin siya ng magdamag. At bukas natin siya lulutuin. Pineapple juice yung nilagay. Kasi sayang. So, massage lang natin siya muna. At ilalagay natin sa, ibababad natin. Para manuot yung kanyang timpla. At
itali lang natin siya dito. Sinulid. So guys, tinatali ko lang siya dito na sinulid. At dito din sa kanyang puwitan. Guys, ayan, natali na natin ng sinulid. Tinali lang natin dito at sa may bandang likod at sa may bandang puwitan. Para pag niluto siya, naka ano pa rin siya, nakakorte pa rin siya. So lalagay lang natin siya sa plastic para balance yung kanyang pagka-marinate. So guys, ayan na siya, ito naka-marinate na. Ay imamarinade namin ng magdamag at nakasil na rin siya para balance yung kanyang pagkamarin. So bukas natin siya lulutuin. Guys, ito yung ating manok na minarinate kagabi. So, marinated na siya ng pagabi pa to. So, gabi na rin ngayon. Halos magdamag at maghapon natin siya kamarinate. So, ang gagawin natin guys ngayon is kailangan natin siyang i-drain muna dito. Lalagyan muna natin siya doon para ano siya maging tuyot. Medyo matuyo siya. So, wala tayong brush. So, hiyaan lang natin siyang matuyo. So, guys, ito siya. Pinapatuyo ko muna para hindi siya ano, basa pagka in-oven na natin siya. And yung mga ano yan, guys, herbs na nilagay natin kagabi, na binlend natin. Then, prepare ko lang yung ating sauce para yun yung lalagay natin, ipapahid natin habang ano, naluluto siya. So, ngayon naman guys, inopen ko itong ating pineapple slices para kunin ko yung sabaw din niya at magagamit natin siya. Ilalagay natin siya sa ating sauce. Sa ating ipapahid sa chicken. So guys, ito naman yung ating pinagbabaran or pinagmarinate. Ipapahid ko lang din siya mamaya. So guys, ito yung ating pinagbabaran or ito yung ating pinagmarinate. Ipapahid lang muna natin ito bago natin i-roast yung chicken natin. Yan. And then, iba pa yung sauce na gagawin natin para mag-glaze ang ating, para maging ham siya. Iba pa to. Kasi nandito yung lahat ng lasa, diba, yung kagabi ng binlend natin mga herbs at mga panimpla. So, ayan. Lutuin siya ng mabuti, guys. Para, ayan, pag nag-creamy-creamy na siya. And then, namaya naman yung sauce natin. Guys, ito naman yung ating, gagawa tayo ng ating sauce. Para yun yung, ipapahid natin dito, maliban dito sa ating marinate. And then, kumuha tayo ng slice ng ating pineapple. Then, kinrush natin siya at yung barley syrup niya. Yun yung papakuluan natin. At talagyan natin siya ng wait lang ah. So, lalagyan natin siya ng sugar. 2 kutsarita or kutsara, ganyan. And then,
Lulutuin lang natin siya, guys. Guys, ito yung ating gagawin sauce na ipapahid natin dun sa ating chicken. Meron na tong asukal. So, antayin lang natin siyang maluto. And then, maya-maya, lalagyan natin siya ng water at lalagyan din natin siya ng cornstarch or arena. Then, maglalagay po tayo ng 1 cup of water. At 2 kutsarang harina. Then, maglalagay din tayo ng ating maglalagay din tayo ng ating vinegar. And then guys, ito yung ating suka. Yung ating vinegar. 2 kutsara lang yan. Tunawin lang natin yung ating harina. Then guys, luto na yung ating pineapple. So, ilagay naman natin itong ating harina. Then, haluin lang natin. Hinaan lang natin yung apoy, guys, kasi mayari na tayo. Mamumuo pagka malakas yung ating apoy. So, dadagdagan ko lang siya ng cinnamon. Guys, cinnamon. Kunti lang. Ganyan yung itsura niya, guys. So, dapat, guys, ang ginamit natin is brown sugar. Kaso, wala tayong nabiling brown sugar. Wash lang nabili natin din. Lalagyan na lang natin siya ng konting toyo para medyo mag-iba lang yung kulay niya. Yan. Konti lang. So, para lang mag-iba yung kulay ng ating sauce. Para-paraan lang yan. Kasi dapat brown yan eh, brown sugar. Kaso, wash yung ating nabili. So, ayun guys. Medyo malapit na siyang maluto. Guys, halu-haluin lang siya. Malapit na siyang maluto. Nagdagdag lang ako ng asukal para medyo matamis siya. And then, pag maluto na to, pwede na natin ipahid at i-oven yung ating chicken. So, malapit na siya, guys. Then, guys, ngayon naman, lalagyan natin ito ng ating nilutong yung pinag-marinate kanina. Kasi purong herbs to. At nandiyan lahat yung halos lasa ng chicken. So, lalagay lang natin din. Papahiran lang natin siya. Para malasa yung ating chicken. Amunado. So, bakit ako naglalagay ng laging herbs sa food, guys? Kasi, ang bawat kinakain natin, kailangan may herbs. Dahil naniniwala ako na maraming sustansya ang makukuha sa, ano, sa mga herbs. Kaya, naglalagay ako lagi ng mga herbs. And then, lalagyan natin doon sa likod niya. Mamaya. So, ang gagawin natin, guys, tatapat muna natin sa electric fan para medyo matuyo siya. Ayan, pero naano naman na siya. Natanggal na yung mga, ano niya, yung mga katas niya. So, para ma-oven na natin siya. At ito na yung ating sauce, guys, na ipapahid natin dito sa ating chicken.
maliban dito sa ating nilutong pinagmarinitan. So, bali ito na rin yung magiging sauce namin. At maghihiwalay lang ako. Siyempre, para hindi siya malagyan ng kasi ipapahid ko sa chicken. Para hindi malagyan ng ano ng chicken kasi hindi pa naman naluluto yung chicken. Then, tatabi natin to dahil ito yung sausawan natin mamaya. And then, ito po ang ating ipapahid. Pagdagan natin. So, pahid na natin. So guys, napahira na natin siya ng ating herbs. And then, mamaya na natin to ipapahid after 15 minutes na pag naluto siya. Tatanggalin ulit natin siya sa oven para pahiran ng ating sauce kasi may asukal to, pwedeng masunog siya kaagad pagka nilagay siya kaagad ng anong may dahil may asukal to. So bali luluto siya ng mga kulang-kulang 2 hours ganyan. And then after every 15 minutes tatanggalin natin, papahiran natin siya nito. Then guys, nakaset na rin tong ating paglulutuan. Nakset siya sa 180 degrees Celsius. So, wait lang natin siya. Lalagyan lang natin siya. Tinanggal ko muna siya sa oven. Ayan. Ito yung ating sauce. So, sayang wala tayong brush. Wala yung aking brush. And then, babalik ulit natin siya after natin lagyan ito. Mamaya natin siya babalita rin. So guys, ayan, papahiran ulit natin siya para ano, then babalik tarin ko muna siya para mapahiran natin sa ilalim. At ito, ginawa natin yung sauce para maging ham siya. So, binaliktad natin siya. And then, tumulo yung kanyang siyang ito yung herbs na pinag-marinate na niluto natin para pantay yung kanyang lasa. Then, pagyan natin siyang ito. Thank you.
Yan ay yung pineapple crush. So, oven muna natin siya ulit, guys, nang nakaganto siya para naluluto. Naluluto din yung tungan niya. Itong back niya. Okay. So, balik ka natin ulit siya. Mahinip. Nakalimutan kong buksan yung ilaw. So guys, check muna natin. Pero malapit na tong. Minutes na lang siya. Ayan siya. May chicken hamonado. Pasok natin. So guys, tayiran lang natin siya ulit. Pero luto na to. Kunting-kunti na lang. Yes. So, last pahid na natin ito, guys. Nakailang pahid na tayo. Ayan, hamon na siya. At ang bango niya, guys. Dahil sa cinnamon. At dahil din sa oregano. Saglit na lang yan. Guys, enough ko na yung oven. Luto na siya. Pero mainit pa, syempre. So, tanggalin ko lang siya para plating. Yes. May chicken hamonado. So, magandang pagkakaluto niya, guys. Plating lang natin. Ready po. Guys, ito na yung ating chicken hamonado. So, plating lang natin siya. Lalagyan lang natin ng sign. Thank you.
So, ready na guys. Ito na ang ating chicken hamonado. So, guys, ito na yung ating chicken hamonado. So, maganda yung pagkakaluto niya, guys. And then, after, ano, every 15 minutes, nilalagyan natin siya ng sauce. Yeah, ayan siya. So guys, ayan. Juicy siya. Juicy siya sa loob.